Kamusta ka barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na namang Minecraft video. At itong Minecraft video to ay tungkol na naman sa Kadacraft mga kabarkada. At nandito po tayo sa Chunk City mga kabarkada dahil tapos na po, nagawa na po lahat ng mga gusali dito at na-finalize na po at oras na para sa botohan. Kung hindi nyo pa po alam, nagsimula na po ngayon. Ang araw natin ngayon ay August 9 at nagsimula na po ang botohan sa Facebook. Pakita mo, Jaycer. Ayan po ang botohan, mga kabarkada, sa aking Facebook page na nandiyan po yung link sa baba. Huwag mo kakalimutan bumoto. Basahin mo muna yung description bago ka bumoto. At syempre, iboto nyo yung narapat kasi vote wisely. Because if you don't vote wisely, you will be so very, very, merry, merry, I don't know. At yun nga mga kabarkada, kung nakikita nyo, hinubad ko na po ang ating Slido Miner real estate agent dahil tapos na po ang ating negosyo dito. At oras na para pakita ko sa inyo yung mga ginawa ng mga Kadacraft members. Pwede nyo pong puntahan yung mga YouTube channel nila tulad ni Avery dito. Puntahan nyo po siya sa YouTube channel niya kung gusto nyo makita kung paano niya ginawa to. At isa sa mga challenge ko kay Avery, sabi ko sa kanya, kung gagawa ka ng glazed terracotta na gusali, gusto ko yung bagay na hindi ko pa nakikita before kasi wala pa talaga akong nakikitang magandang build na may glazed terracotta. At ito mga kabarkada, ang isang halimbawa ng build na maganda kapag nilagyan ng glazed terracotta. Aaminin ko kahit ayaw ko, nagagandahan ako dito sa pagkakagawa niya ng glazed terracotta dito. Bagay na bagay sa ginawa niya gusali mga kabarkada. Tingnan niyo naman, sumunod si Avery sa criteria mga kabarkada. Meron din pong interior decoration. Napakalupit ni Avery mga kabarkada. Tingnan niyo naman, bawat palapag ay may disenyo mga kabarkada. Nasa criteria yan. So dapat kapag bumoto kayo, lagi niyong i-take consider yung mga nakalagay dun. Ito naman po ang ating malupit ang gusali. Siyempre hindi naman tayo kasali eh. Kaya hindi ko na siya ginawa mga kabarkada kasi hindi naman tayo kasali. Ang punterya natin dito, kumita ng pera kasi business minded tayo tsaka big brainer. At kung nakikita nyo naman po, si Avery din po ang gumawa nitong hotdog. At hindi ko alam kung meron ba tong interior. Ah, walang interior tong hotdog. Pero yung una niyang gawa, may interior. So kung gusto nyo yung malaking hotdog tulad nito, iboto nyo to mga kabarkada. Alam ko, pangatlo ata to sa botohan dun. So tingnan nyo na lang yung link na yun mga kabarkada. Ito naman po, MC Hero. Itong kay Jay Zigwit, vertical powers daw ang tawag dito. Alam ko, usong-uso to sa mga ano, Ayala Mouse. Uy. Pero ito naman po ang ginawa ni MC Hero. Isa po siyang espada ata, hindi ko alam. Pero para siyang Excalibur mga kabarkada. Ito naman, yung kay Bubuyog. Ang masasabi ko dito, napakalupit ng pagkakagawa ni Bibuyog. Meron siyang story. Ito naman yung kay Wetski. Hindi ko alam kung ano to. Medyo nagkakaroon nga ako ng trauma dito kasi ito yung ano, itsura to nung battle tower sa RL Craft eh. Diba? Kaya yung itsura ng battle tower sa RL Craft eh. Ito naman po yung kay Master Zerk mga kabarkada. Tatlo yung sa kanya. Tingnan nyo, napakalupit ni Master Zerk. Hindi siya nakontento sa isa. Ginawa niyang tatlo. Ganun siya kalupit mga kabarkada. Ito naman po ang kay Lady Sue. Napakalupit. Isa to sa mga paborito kong ginawa dito sa Chunk City, yung kay Lady Sue. Tingnan nyo naman, Tangled. Ito, kay Sugat. Rapunzel's Tower. Ito naman yung kay Street. Ito yung mga tipo ng mga builds na makikita mo sa Singapore eh. Very modern, very technological. Ano na tayo ngayon, Slido Critic. At isa sa mga favorite ko mga kabarkada ay syempre yung kay AZ1010 mga kabarkada. Punta tayo, kailangan malayo eh kasi ganun kalaki yung binild niya mga kabarkada. Tingnan nyo naman po, lahat yan may laman from outside to interior. Tingnan nyo, eto, nagsimula siya sa Nether papunta sa mga structure sa Nether, papunta sa underground sa may mining area. Alam ko merong mining area dito sa loob kasi kung nakikita nyo, kung sisilipin nyo, may mine shaft dun sa may loob mga kabarkada. Tapos nagsimula naman siya dun sa may ocean. Ayun o, napakalupit ng pagkakagawa ni AZ1010 mga kabarkada. At syempre yung pinakatuktok, may bahay kay 8-bit to mga kabarkada. Ano siya eh, para siyang Greece type, yung parang ano, yung mga nakikita mo dun sa Athens. And dito nag-aral si Aristotle tsaka si hindi ako sanay mag world tour kasi ayaw na ayaw ko talagang ginagawa to. Ito naman po ang kay Ken Place, inspired sa monument mga kabarkada dahil mahilig si Ken Place doon. At ito naman po, isa sa mga creative builds mga kabarkada. Syempre may mga magaganda tayong mga build, may mga creative tayo na build, at isa to sa mga creative builds mga kabarkada. Sino mga kaisip na gagawa ka ng skyscraper gamit yung iba't ibang convenience store dito sa Pilipinas? Meron tayong 7-Eleven, meron tayong All Day ba to?
All day ata yan, tapos mini stop, tapos meron tayong Mercury Drag at marami pang iba. Kung gusto nyo pong makita kung paano to ginawa ni Maki-kun, eh puntahan nyo na lang po sa kanyang YouTube channel. At ito naman po kay Kuya Rai, very Japanese type. Isa to sa mga kinatakutan dito sa Chunk City kasi napakalupit ng pagkakagawa niya, mga kabarkada. Very detailed, from trapdoors to sign to ilaw-ilaw sa loob. Alam ko may ano pa nga to eh, koi garden. Ayun, meron siyang dito, koi fish. Asan yung fish? At yun nga po mga kabarkada, naturko na po kayo dito sa Chunk City. At isa sa mga kailangan nating gawin ngayon ay yung operasyon refund. Kung hindi nyo pa po nakikita mga kabarkada, or hindi nyo napapansin, hindi nila binili yung hilera na to mga kabarkada, kaya nawalan tayo ng profit. At hindi naman po siya nagalaw, wala naman pong nagalaw dito mga kabarkada. Kaya ang gagawin natin, i-revoke po natin yung titulo natin sa mga binigay natin dito. So meron tayong 1, 2, 3, meron tayong 4, 5, lahat ng mga hindi nabiling lupa i-refund po natin. Kasi wala naman nakasaad sa batas na bawal ka mag-refund ng lupa as long as hindi pa siya nagagamit mga kabarkada. Kapag yung lupa nagamit na, hindi mo na pwedeng i-refund. Pero kapag hindi pa nagagamit yung lupa, pwede natin siyang i-refund. So meron tayong 4 doon at meron naman tayong 6 dito at pang 7. Uy, bali meron po tayo mga kabarkada, 11 na lupa na pwede nating bawiin sa pamahalaan mga kabarkada or sa gobyerno. So ikakalculate ko lang yon at kukunin natin yon muli. Thinking like a businessman mga kabarkada. Ganun yon, utang muna, tapos iiwan natin yung diamonds doon as collateral, o diba? So ayun na nga po mga kabarkada, nakalkula na natin. Meron po tayo doon 12 na lupa, 12 pala yun, hindi pala 11. Bali, itatimes po natin siya sa 16 by 16 para makuha natin yung mismong area na isang lupa. So 16 by 16, lalabas yung equation na yun, hindi ko na alam. Tapos tatimes pa natin siya sa 12 na lupa mga kabarkada. At kapag yun, yung resulta, dinivide natin sa 100, which is isang diamond block over 100, ang lalabas po ay 30 diamond blocks mga kabarkada. Kumita tayo. Big brain. Hindi nyo in-expect to, no? Ito yung sinasabi kong secret weapon ko, si Mayor Sly the Miner. Kasi ako, Sly the Real Estate Agent ako eh. Yung kinausap nyo kanina, Sly the Mayor yun. So kung gagawin po natin ang math mga kabarkada, kumita po tayo nang 85 diamond blocks sa 17 po na lupa na binenta natin. Or, ay hindi, 90 ang kinita natin kasi meron pa palang extra si JC na hindi naman kasali sa Chunk City pero binili niya. So, 90 yung kinita natin. Ang puhunan natin ay mga nasa somewhere 40 diamonds. So, dumoble na kaagad. Tapos, nakapagparipand pa tayo ng 30 diamonds. Thinking like a businessman. So it's a brand new day mga kabarkada. At nagre-redstone na po ako dito sa may gatekeeper. Kung nakikita nyo naman, very easy lang yung redstone na to mga kabarkada. Ito yung magsisilbing entrance. Dapat sa second floor yung entrance natin, pero naisip ko siguro dito na lang sa baba para wala nang aakyat. Tapos hindi mandadaya yung ibang kadakrap members na tatalon sila dito. Patalon sila dito sa may baba kaagad, para isa-isa lang yung pagpasok dito sa may gatekeeper. So ang mangyayari, kailangan nila ng isang pirasong diamond para makapasok sa gatekeeper. So ilalagay nila dito sa may dropper, malalaglag sila dito. Pero yung diamond na nilaglag nila ay mababalik sa kanila mga kabarkada, at pwede na po silang magtago sa gatekeeper mga kabarkada. At kaya meron silang diamond dadadala-dala na isang piraso, kasi yan din po ang gagamitin nila para makalabas sila sa gatekeeper mga kabarkada. So may mga ganito po tayo. Ito po yung magsisilbing exit, at in-expose ko na lang sila mga kabarkada para alam nung hunter kung kailan umaalis yung mga civilian. So ang gagawin dito, maglalagay sila ng diamond na dala-dala nila nung umpisa dito sa may dropper na to, katulad kanina. Malalaglag sila dito, at meron po silang chance sa mga kabarkada makakuha pa ng isa pang diamond. So kapag nakatakas ka dito, syempre, ng mga nakaraang minigames natin, yung Escape the Mansion, yung Escape the Matrix, walang binibigay na papremyo. Etong Gatekeeper, merong binibigay na papremyo mga kabarkada. Ganun tayo kalupit. At the same time, kaya po diamond yung daladala nila, kasi kapag napatay sila nung hunter, sa hunter na yung diamond na daladala nila. O diba? At least pati yung hunter, mag-e-enjoy siya maglaro kasi may papremyo, may diamante. Kada patay, may diamante ka. Siguro next episode malalaro na namin to for sure, kasi konting interior decoration na lang naman na ginagawa ko dito mga kabarkada. Kung titignan nyo dito, meron na akong interior dito, meron na akong interior sa bahay na to, at ito yung isa sa mga paborito kong interior kasi maayos. Bakit may zombie dito? Hindi ka kasama sa interior. Ito yung pinaka-paborito kong interior kasi meron siyang third floor. Tapos sa third floor may mini maze, o diba?
Meron tayong mini maze dito na kung saan kapag hinahabol ka, pwede kang tumaas, tumalong ka dito sa may pond, oh, 'di ba? Very nice. At isa pa sa mga pinaka-favorite ko na interior design ay itong bahay na 'to. Kasi ginawa ko din siya maze, tingnan mo. Na-enjoy ko masyado yung bookshelf maze, tingnan mo. Pwede kang magtago dito habang hinahabol ka ng hunter. Tapos takbo, andiyan yung hunter, bilis. So far mga kabarkada, kahit in theory pa lang, maganda na yung magiging kalalabasan ng laro na to at natutuwa ako. Pero, may mas natutuwa ako mga kabarkada. Dahil kagabi, naka-AFK ako dito, ginagawa ko yung redstone, may nagbigay ng bayad. Bayad mga kabarkada. Katunog ni Banayad. Oo nga pala, meron pa pala tayong kailangan gawin yung kay Banayad. Mamaya gagawin natin yan. Pero yun nga mga kabarkada, tingnan nyo. Meron tayong 6 stacks, almost 6 stacks. Sige, lagay natin yan. O, ayan, 6 stacks ng diamonds mga kabarkada. Alam nyo kung kanino galing, kay Ken Place. Kasi ginamit niya po mga kabarkada yung wither farm natin at nakakuha siya ng 188 wither heads. So yung bayad dun, times 2. So isang ulo ay 2 diamonds, sabi ko sa kanya. So lahat nung nakuha niya 188 diamonds ay ito yung pinambayad niya. So meron tayong 43 diamond blocks. Kung si Master Zerk mayaman kasi nagmining siya, ako mayaman nang walang ginagawa. Ganon tayo kayaman mga kabarkada. Okay lang na si Master Zork ang pinakamayaman kasi masipag siya magmining, marami siya nakukuha diamonds. Ako, mayaman ako kasi I am big brainer and business minded. At wala akong ginagawa, hindi ko kailangan magmining. Ano to, bayad muna bago lapag? Ano ba naman yan? Bayad muna. O, yung isa muna. O, ayan ah, o. Okay. O, ito yung isa pa, ito pa isa. Ninanakawan ako ni Master Zork, kinold up ako. Oh, grabe ka talaga, Master Sir. Grabe talaga. Asa na isa? Grabe talaga. Oy, bawal lumipad. Oh, pwede ka na umalis, Master Sir. Maraming salamat. Ay, yung shulker ba? Hindi ba kasama yung shulker? One diamond, tapos kasama shulker. Kala ko kasama yung shulker. Grabe ka talaga, Master Sir. Tuwa mo ako maglipat dito, Master Sir. Grabe ka talaga. Wala, ba't ganyan, Master Sir? Wag ganyan. Grabe talaga. Grabe, scammer, grabe. Ayan. Oh, ba't? Kulang. Okay. Salamat. Goodbye. Wag yan, Master Sir. Mali yan. Hindi kasama sa kontrata. Dark Oak lang. Okay, salamat. Bye-bye. Galing-galing mo talaga, Slide the Miner. Ang galing-galing. So nag-livestream po ako sa Facebook mga kabarkada, nag-mining po ako ng buhangin. Pero naalala ko, ba't kailangan ko ng buhangin? Kailangan ko siya para sa glass. Pero kailangan ko ng sandstone. Para sa build na so gagawin natin sa altar ni Banayad. So andito po ako ngayon ulit mga kabarkada, nagma-mining ng sandstone para sa ating susunod na i-build mamaya. At yun nga po mga kabarkada, siguro bibigyan ko kayo ng isang malupitang timelapse. Kaya mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe dahil bibigyan kita ng timelapse. Let's go! Po mga kabarkada, tapos na po ang altar natin para sa misteryosong aklat. Hindi, joke lang, hindi pa tapos. Hindi pa po tapos mga kabarkada. Kung titingnan nyo po dito sa may Gedli, ayun o. Nung nagta-timelapse po kasi ako, kung napanood nyo po kanina mga kabarkada, medyo nag-i-struggle po ako sa paggawa ng mga hagdanan kasi kailangan ko siyang bilangin mga kabarkada at kailangan po maging konkreto at maging sakto yung bilangan nito mga kabarkada kasi kapag hindi pantay dito sa may kabila, hindi magiging pantay dito sa may gilid at kapag hindi pantay dito sa may gilid, hindi po siya magiging pantay dun sa may likuran at kapag hindi pantay yung nasa
likuran, dun din sa kabila mga kabarkada, hindi rin magiging pantay, nag-i-spawn yung mga zombie dito, kailangan ko na i-map-proof. Pero yun nga po mga kabarkada, itong design po natin, medyo may similarity po siya dun sa may Hogwarts, sa may ano, Harry Potter mga kabarkada, yung mga gumagalaw na staircase, yung parang umiikot-ikot, parang ganun yung design na pinagbabasihan ko dito. At the same time mga kabarkada, pinaghalo po yung ziggurat. Kung alam niyo yung ziggurat mga kabarkada sa araling panlipunan nyo, eh yun yung parang mga temple-like structures. Hindi ko talaga alam kung para saan yung mga ganun eh. Alam ko na ituro yun eh, pero nakalimutan ko na. Dumaan sa ulo ko. Pero yun yung mga kabarkada, kung nakikita nyo, nagkakaroon na po tayo ng progress. At itong structure lang po na ito ay para lang dun sa misteryoso aklat. Kasi at the same time mga kabarkada, gusto ko pong mahuli kung sino yung nagsusulat dun sa may aklat. So syempre, para mapuntahan niya yung aklat, kailangan niya muna umakyat sa kay rami-raming mga hagdanan na ito mga kabarkada para lang makapunta siya dun. At syempre, kapag pumunta siya dun, kailangan natin siyang itrap. At kapag hindi siya natrap, nako, tayo ay hindi nagtagumpay. At kung nakikita nyo naman po, hindi pa po talaga siya tapos, pero tinatapos ko na po siya mga kabarkada. Sa pagkakaalam ko, 3 hours ko na atang ginagawa to, tapos ito pa lang yung nagagawa kong structure. Sobrang hirap nung pagbibilang. Yung pagbibilang ako nahirapan, hindi sa may mismong paggawa, kasi paggawa nito very basic lang kung nakikita nyo naman. At kinailangan ko na maraming dark oak. Syempre, binili natin yan kay Master Zerk mga kabarkada. 1 diamond, 1 stack. Very very expensive mga kabarkada. Napakamahal. Pero yun yan po mga kabarkada. Siguro oras na para bigyan ko ulit kayo na isa pang malupitang timelapse. Kaya mag-subscribe ka na. Kung hindi ka pa nakasubscribe, naglalaga ako. Bumalik. At mag-subscribe ka na dahil bibigyan kita ng timelapse. Let's go! Yes, it's a brand new day mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman po, iba na naman ang ating t-shirt. Tatlong araw ko na ata ginagawa tong episode na to. At kung nakikita nyo naman po, tapos na ang ating altar para sa ating misteryosong aklat mga kabarkada. At kapag pumunta po tayo sa may pinakaibabaw, nandito po siya. Ayan siya mga kabarkada, andito ang misteryoso aklat. Nagawa na po natin ang gusto niya ipagawa. Ayan o, gumawa ng isang lugar kung saan mapapangalagaan itong aklat na ito. Mapapangalagaan ko itong aklat na ito mga kabarkada, kasi hindi pupunta yung mga mobs dito. Walang kahit na sinong pwedeng pumunta dito bukod sa mga Kadakrap members mga kabarkada. So ibig sabihin, kapag may nakapunta dito at may nagbago niyan mga kabarkada, ibig sabihin nun, Kadakrap member lang yun. So kailangan natin ma-decipher, kailangan natin maisa-isa kung sino sa mga Kadakrap members ang nagbigay sa atin ito. At the same time, isa din sa mga gusto kong gawin mga kabarkada ay ipakita to sa kanila. Tapos questionin natin sila kung alam ba nila tong libro na to. Malay nyo, isa pala yung mga Kadakrap members sa mga traitor at nagbigay sa atin. Hindi ko na kaya. Kailangan natin interviewin ang mga Kadakrap members upang malaman natin. Baka may alam sila dito sa ipinagbabawal ng libro na to. Kasi hindi ko talaga alam kung sino gumawa nito. At kung nakikita nyo naman, sobrang tagal kong ginawa itong nakikita nyo altar na yan. Para lang sa simpleng libro na to ha. Para lang sa libro na to ha. Ginigigil ako ng libro na to ha. Ginigigil ako ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko gagawin yan. At kung hindi dahil kay Banayad, hindi kita susunding libro ka ha. Gustong-gusto na talaga kitang sunugin kung paano ko manunog ng glazed terracotta ha. Gigigil ako sa'yo. Kailangan natin maghanap ng Kadakrap members, baka alam nila. Ang unang biktima. Halika dito MC Hero. MC Hero, saan ka na? Sumagot ka MC Hero. Alam ko MC Hero, isa ka sa mga may pakana nito. Umamin ka na! Umamin ka na MC Hero, ikaw nagsulat nito. At yan, wait lang. Alam ko ikaw nagsulat nito. Hindi. Umamin ka na. Wait lang, hindi ko pa ito na-upload ha. Oo, hindi yan nakita, pero alam ko ikaw nagsulat dito nito. Dito tayo. Wait lang, ano ba yan? Hindi. Wait lang, dito tayo. Wag mo akong lituhin MC Hero. Nandito lang ako para malaman kung ikaw nga ang may pakana nito. Alam ko.
Alam ko, inutusan ka ni Haring Roque. Ito ba yun? Ito ba? Ito ba? Roque, si Haring Roque. Ikaw ba? Ikaw ba nagpa... Nako po. Dito. Sabi na nga ba? Haring Roque, hindi Roque. Tingnan mo, dadalhin mo pa ako dito sa ano mo. Tingnan mo! Grabe talaga! Alam ko na. Si MC Hero talaga. Ina-attacky ako. Grabe talaga. Pinatibong ako ni M. Sabi na nga ba? Sabi na nga ba, bukod sa ikaw yung nagsulat nito, papatayin mo pa ako ngayong araw na ito. Grabe talaga. Nagpapanggap ka pa na hindi mo alam? Alam ko ikaw ang nagsulat nito. Busy ako sa mega bit ko. Hindi pa ako umihigot sa ball lugar. Unang-una, nung sinabi ko yung aklat, bigla kang pumasok sa server. Pangalawa. Nung nakita mo yung libro, nagpanik ka kaagad. Bakit ka nagpanik? Hindi, nagpanik ako kasi sinasunog mo. Hindi. Pangatlo, nung pumunta ako dito sa bahay mo, tinangka mo akong patayin kasi alam ko na yung sikreto mo. Umami ka, MC. Kanina pa yung popper, nung nakaraan ba yung popper fish? Hindi. Ikaw ang may pakanan. May naglalagay ng popper fish. Pero hindi nga, seryoso. Ano yan? Hindi kito bibigla ako. Totoo ba? Hindi ikaw? Ano nangyayari? Hindi ako. Ano pa meron dyan? Totoo ba? Hindi ikaw? Tiga mo. Ginagawa. Wala akong alam. Pinapagawa mo sa akin yung pinapagawa sa iyo nung hari na yon. Tulong, na-stroke na nga yun, hindi ka nakakagalaw eh. Di ba nakakagalaw to? May mga nagpapadala sa akin ng mga sulat na ganito. Tapos inuutusan ako, kapalit ng buhay ni Banayad. Eh, kailangan ko sumunod, kaya kailangan ko din malaman. Ano ba yung summarize yan? Ano bang summarize yan dyan sa... Inuutusan ako nung libro na to, gumawa ng mga kung ano-ano mga bagay. Kapalit ng buhay ni Banayad. Ano mga bagay na kailangan mong gawin? Ang kauna-unahang ginawa ko, gumawa ko ng malaking altar. Malaking altar para lang sa libro na to, itong libro na to, ha? Altar, asan? Andun sa shopping district, kung gusto mo, daanan mo mamaya. Malayo-layo. Okay, sige. At kapag nagawa ko na daw yung altar na yon, May kasunod pa. Alin? Hindi ko din alam, kaya nga kailangan ko malaman kung sino yung nagbibigay sa akin ito. At hindi ba ikaw yun? Wala akong... Ba't ka nag-iisip? Nako po! Ikaw di, talaga. I mean, busy rin kasi ako dito. Like, busy. Natatangalan din ako. Paano ka nagkaganyan? Tapos may poison dito. Wala akong kinalaman dyan. Tingnan mo, pang-apat na dahilan, sinisisi mo pa ako sa mga bagay-bagay dito sa bahay mo. Sabi ni na, Ken, ikaw daw may gawa. Wala akong ginagawa. Asang pruweba mo? Wala kang pruweba ako meron. Meron ako apat na pruweba na ikaw ang nagsulat nito. Ano ba yung kaya kung parang di mo paniwalaan? Ganito na lang. Wala akong alam dyan. Sabihin mo sa akin kung kanino ka nagtatrabaho. Kasi alam ko may alam ka dito eh. Pag hindi mo sinabi sa akin, papatayin ko to. Well, I mean, nagtatrabaho lang ako kay Harry Robert. Tinutusan niya ako gumawa dito ng mga bahay-bahay, ganyan. May kilala ka ba na kung sakasakaling nagsulat nito? Sino sa tingin mo ang kayang magsulat ng ganito? Tao! Kada crap member. Kasi hindi pwede ilagay sa Ender Chest. Kasi kapag nilagay sa Ender Chest, hindi siya makakapagsulat. Kasi kailangan ko din malaman kung yung tao ba nagsusulat nito, kaya niya talaga magbuhay ng patay. Kasi, oh, ayun! Kaya magbuhay ng patay. Sino? Si Sabrina, nagbubuhay ng patay. Nako! Oo, yung pusa ni Bibuyog. Ngayong naiisip ko na tama ka. Tama ka, sige. Kilala yun sa mga cursed. Sige. Hayop dito sa Kadakrap. Sige, pupuntahan ko si Sabrina. Oo. Sige, hindi na ako magdududa sa'yo. Pwede ka na magpatuloy sa ginagawa mo. Pero, tatandaan kita kasi meron pa rin akong apat na pruweba para patunayan na ikaw ang nagsulat nito. Sige lang. Basta ako natapos ka na nag-upload ka dito. Sige, maraming salamat sa impormasyon na binigay basta mo. Basta, ang ano ko lang, basta ano? Para sa akin, ang nakakapagbuhay ng patay, ayun, si Sabrina talaga. Oh, sige. Salamat. Siya lang ang ano ko. Sige. Paalam. Oo nga naman, hindi ko lubos na naisip na maaaring si Sabrina nga may pakananan lahat na ito. Pero pusa yun eh, paano siya makakapagsulat? So feeling ko mga kabarkada, sa susunod na episode, kailangan natin kausapin si Bibuyog dahil feeling ko siya ang may pakanan nito. At kung hindi man siya, sino kaya sa tingin nyo mga kabarkada? At sa susunod na episode, lalaruin na po natin ang Gatekeeper. Abangan nyo po yan mga kabarkada. Magsasama-sama na naman po ang mga Kadakrap members. At magkita-kita po tayo sa susunod nating Kadakrap episode. At hindi ako makapaniwalang umabot tayo ng episode 60. At kung hindi mo pa napapanood yung simula episode 1 to 59, naku po, kuha ko sa'yo, panoorin mo na. Mag-binge watch ka na. Panoorin mo na lahat yun kasi may mga storya ka dito na hindi mo maiintindihan kapag hindi mo nasundan ang lahat ng iyon. At magkita-kita tayo sa susunod na Kadakrap episode. Yun lang para sa araw to. Tanggal sa muli. Paalam. Pangalan ko'y Sly Daminero. Ako'y nagpapaalam sa...
inyo. Hindi ko alam kung anong mga tugmang ibibigay ko sa inyo. Inulit ko yung dalawang salita naguhuli sa inyo.